Balik low risk ang classification ng Pilipinas pagdating sa kaso ng COVID-19. Ito'y matapos makitang bumaba ng 48% ang kaso nito nakaraang dalawang linggo. Low risk din ang bed utilization rate ng bansa habang ang ICU utilization rate moderate risk pa. Pero una nang pinaliwanag ng DOH na mas matagal mabakante ang mga ICU dahil mas matagal din ang panahon bago gumaling ang mga may malalang uri ng sakit. Wala na rin rehiyon ang tinuturing na high risk. Katunayan, karamihan ay low risk na, maliban na lang sa Cagayan Valley, Zamboanga Peninsula, Cordillera Administrative Region, Mimaropa, Ilocos Region at NCR na moderate ang risk classification. Pero paulit-ulit na paalala ng mga eksperto, kahit bumababa ang mga naitatalang kaso, huwag maging kampante. Ayon nga mismo sa World Health Organization, hindi pa nakikitang mawawala ang virus sa mundo. Very happy to see the number of cases going down in the Philippines, and not only in the Philippines, but several countries in our regions. But as I mentioned, that the virus is really widely now entrenched around the world, so we should anticipate this virus would continue to surge within the countries. And therefore, it's very important for us to shift our approach and then make a society resilient and able to cope with those continuous surge. Ayon kay Dr. Kasay, walang makapagsasabi kung kailan matatapos ang pandemya. At paalala ng DOH, lalo na ngayong papalapit ang Kapaskuhan. Sana po kung magkakaroon tayo ng mga ganitong handaan, pagsasalo-salo, unang-una, let's maintain our family bubble. Ngayon, kung hindi talaga maiwasan, may ibang kamag-anak na kailangang makita rin, alam natin na kailangan lagi nakamask, may physical distance, kung maaari gawin po natin sa labas ng bahay. Lahat po ng ating gagawin mula po nung tayo ay na-de-escalate to alert level 3, nakasalalay po sa atin lahat. Kung babalik po tayo uli dun sa pagkahigpit at pagtaas ng mga kaso at maraming nauuspital. Ang pinaghahandaan ng WHO ngayon, ang pagiging endemic o bahagi na ng pamumuhay sa isang bansa ang COVID-19. We are now working with the countries across the Western Pacific to plan for endemic COVID-19 with a focus on protecting the vulnerable and avoiding the red line where health services get overwhelmed. Sa kabila nito, nagbabala ang WHO sa posibilidad ng muling pagtaas ng mga kaso lalo't hindi maiiwasan ang muling pag-mutate ng virus na nagdudulot ng iba-ibang variant. Sa Pilipinas, muling nadagdagan ang mga nakitang variant of concern. Bukod sa Alpha, Beta at Delta, may isang kaso na nakita na B.1.1.318 variant. Hindi ito variant of concern o variant of interest, kundi isang variant under monitoring. Ang tinamaan ng variant na ito, isang 34 na taong gulang na lalaking dumating sa Pilipinas mula Dubai noong Marso. Gumaling na siya sa COVID-19. It has 14 mutations in its spike region. Kasama po dito yung mga mutations na nakita rin natin sa Delta variant at sa Beta variant, yung E484K, meron din Y144 Del and P951, at yun pong para sa viral transmissibility na P681H. So pong mga mutations na ito ay maari maka-apekto rin sa ating efficacy ng bakuna, maari rin po makapag-apekto sa transmission ng sakit. Pero sa ngayon, wala pang kumpleto. Minomonitor pa lang siya, kaya ang pangalan ay variant under monitoring. Sa huli, bumababa man ang bilang ng nagkakasakit. Laging isaisip na nariyan at nariyan pa rin ang banta ng virus. Rafael Bosano, ABS-CBN News.